Ladies, alam nyo ba, pagdating sa kama, mayroong mga ninanais ng lalaki na gawin mo sa kanya. Hello guys, so ang topic natin for today, eto, mga gustong-gusto ng lalaki na gawin mo sa kanya. So kung gusto mong malaman ito, panoorin mo ito. So, ito ating alamin. Number 8, ito yung lumalaban ka, palaban, at nag-iingay. So, alam niyo, kapag nakikita ng lalaki na sabik na sabik ka rin sa kanya, talagang bumaganti ka. Kung ano yung ginagawa sa iyo, ginagawa mo rin sa kanya. At hindi mo pinipigilan yung nararamdaman mo sa kalagitnaan ng ginagawa niyo. Inilalabas mo yung tunay mong saloobin. Mag-ingay ka, ilabas mo, sumigaw ka. Yan ang gustong maranasan ng lalaki sa iyo. Kasi kapag ganyan ang nakikita niya, mas nadadagdagan yung pananabik niya. Mas lalo siyang nanggigigil. So ayan po ang number 8. Number 7, build anticipation. So ito yung pagkakataon na hindi pa kayo magkasama. So, maaring ititis mo siya or kikilitiin mo yung kanyang imahinasyon. So, ano ba ang dapat gawin? Mag-chat ka or mag-text ka sa kanya. Ang laman ng chat na yan or text ay, syempre, yung alam mo na mag-aalap ang kanyang pakiramdam dahil sa iyong mga nakakakiliting mga mensahe sa kanya. Or, pwede rin na magpadala ka ng mga larawan mo na sobrang nakakaakit. So yung mga pagtitis na yan ay talagang nagbi-build up yan sa kanyang imahinasyon. So yung anticipation ay talagang umaapaw, di ba? Kaya pagdating mo sa harap niya, nako, siguradong hindi na yan makakapagpigil kasi sabik na sabik na siya kanina pa. So ayan po ang number 7. Number 6, mag-eksperimento. The best talaga na sinusubukan nyo, nag-i-innovate kayo sa mga ginagawa ninyo, okay? Sa ganyang gawain, napakarami at iba't ibang variety ang pwedeng gawin. Kaya kung ano yung gusto nyong gawin, gawin nyo. Discovery nyo. Mag-eksperimento kayo. Kung saan kayo ay mas lalong nasisiyahan, gawin nyo, gawin mo sa partner mo. Sigurado na balik-balikan ng lalaki na yan ang mga gawain na yan. Gusto niya na sa sunod ulit ay gagawin mo ulit sa kanya. Diba? So, nasisiyahan na kayong dalawa, tumitibay pa ang pagsasama nyo. At syempre, masaya. Diba? So, ayan po ang number 6. Number 5. Ito na yung paglalaro. Alam mo na yan, yung foreplay. Okay? So, kapag usaping ganyan, hinding-hindi pwedeng mawala ito. Kasi ito na talaga yung appetizer. Kumbaga, sa pagkain, para mas gaganahan kang kumain, kailangan mong kumain ng appetizer. Okay? So, sa ganitong gawain, ito rin yung pinaka-appetizer. Okay? So, kapag ginagawa mo ito sa partner mong lalaki, nako, sigurado na mapapasigaw yan, mababaliw yan sa nararamdamang sensasyon sa kanyang katawan. Okay? Iba ang dating. Kasi bihira rin kasi na nilalaro ng babae ang lalaki sa ganyang pagkakataon. Madalas kasi yung lalaki ang gumagawa niyan. Okay? So ngayon, gawin mo yan para sa kanya. At siguradong sobrang masusurpresa, sobrang pananabik lalo ang mararamdaman ng lalaki sa iyo. Okay? Number 5. Number 4. Ito, yung playful surprise. Diba? So, ito na yung mga pagkakataon na sinosurprise mo ang lalaki sa ganyang mga bagay. Okay? Maaring tuksuhin mo siya sa pamamagitan ng pagsuot ng mga damit na siguradong maaakit ang partner mo. Alam niyo,
visual ang mga lalaki. Kaya kapag nakita ka sa ganyang mga surprises, sa ganyang mga pananamit na sobrang namang nakakabaliw sa paningin ng lalaki, sobrang pananamit ang mararamdaman niya. Marami ka pang pwedeng gawin. Basta ang lahat ng yan ay gawin mong surprises, okay? Kasi mas nakakapagdagdag yan ng pananabik eh kapag ang mga yan ay mga random na surprises na galing sa iyo. Siyempre, sa usaping S, okay? So ladies, surprise mo siya. Number 4. Number 3. Ito, yung take the lead. So ito na yung pagkakataon na ikaw naman ang magpakita ng first move, okay? Yung mga ganyang pagkakataon, magugulat man yung lalaki, pero sigurado na magugustuhan niya yan. Matutuwa yan kasi bihirang mangyari yan sa ganyang mga pagkakataon. Madalas kasi lalaki talaga ang nag-i-initiate. Pero sa mga ibang pagkakataon, gawin mo rin yan sa kanya para sigurado na mas gaganahan pa ang lalaki sa iyo. Okay? Siya naman ang submissive ngayon, iba na ang dating or iba naman ang dulot na pakiramdam sa partner mong lalaki. Okay? May dagdag yan na mas matinding pananabik sa lalaki. So, ayan po ang number 3. Number 2, express your desires. So, ito na yung ipinapakita mo yung pagnanais mo sa kanya na gustong-gusto mong gawin yung bagay na yan sa kanya. Okay? So, alam nyo, kapag nakikita at nararamdaman ng lalaki na sabik itong partner ko, o di ba, kapag ganyan ang nawi-witness niya sa iyo, sigurado na nalabas yung mas matinding desire ng lalaki sa iyo. Kasi ang mga lalaki, visual yan. Kaya kung ano yung nakikita niya sa iyo, yun ang nagbibigay or nag-trigger sa kanya sa mararamdaman niya sa bagay na yan. Kaya kapag nakikita niya na talagang sabik na sabik ka rin sa kanya, nako, sigurado na sobrang mag-aalab ang nararamdaman niya sa iyo sa ganyang mga pagkakataon. Salpukan to the max, ika nga. Number 2. Number 1. Show interest. Ipakita mo na interesado ka rin. Alam mo, kapag nakikita ng lalaki na ikaw ay ganado, na ikaw ay nanggigigil din, na mutual ang nararamdaman niyo sa bagay na yan, mas gaganahan ang lalaki. Mas magugustuhan niya, mas matutuwa siya sa nakikita niya. Kasi kapag nakikita niya na ikaw ay parang tinatamad, sigurado na mawawalan agad ng gana ang lalaki. Kaya ladies, kapag nandyan na kayo sa ganyang pagkakataon na yan, ipakita mo na gusto mo ring gawin ang bagay na yan. Okay? Nandyan na kayo eh. Unless na talagang ayaw mo, sige, wag na. Pero ang gusto talaga ng lalaki ay makita na talagang gustong-gusto mo rin. Number 1. So, ayan po ang mga gustong-gusto ng lalaki na gawin mo sa kanya. Ito ay sa usaping S. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.